Taong 2010, makikita sa dashcam ang asong agresibong tumatakbo sa unahan ng sasakyan. Bakit niya ito ginagawa? At bakit nagmamadali siya? At sinisiguradong nakasunod sa kanya ang sasakyan. Si Buddy ay isang untrained German Shepherd. Alaga siya ng isang lalaki sa Alaska na nagngangalang Ben Heinrich. 5 taong gulang ang asong si Buddy. Kasama na ito ng pamilya ni Ben buhat pagkasanggol nito. Lumaking mahiyain ang aso. Isang araw ay nagtrabaho si Ben sa kanilang garahe. Nililinis nito ang isang partikular na parte ng sasakyan gamit ang gas at mayroon din siyang heater doon. Sa di inaasahang pangyayari dahil sa chemical reaction ay biglang lumikha ng malaking apoy. Dahilan para masunog ang garahe. Nagmadaling lumabas si Ben sa garahe at nagpagulong sa niyebe upang matanggal ang apoy sa damit niya. Pagkatapos ay pumasok ito sa bahay at inilabas ang kanyang aso at sinabi niya dito na kailangan nila ng tulong dahil sa nangyayaring sunog sa garahe. At doon na nagsimula ang lahat. Dahil sa natanggap na tawag, papunta na noon ang pulis na si Terence Shanigan sa lugar na pinangyayarihan ng sunog. Masyadong madilim ang lugar dahil bundok ito. Marami rin ang mga sangasangang daan. Sa kasamaang palad, habang nasa daan ito, ay biglang nasira ang kanyang GPS. Dahilan para malito ito at maligaw. Nang malapit na ito sa isang intersection, ay manghuhula na lamang sana siya kung saan siya dadaan. Ngunit may nakita siyang isang aso na tila nag-aantay sa kanya. Tumingin ito ng seryoso sa kanyang mata at saka tumakbo. Naisip ng pulis na sundan ang aso. Sa pagkakataong iyon, ay naintindihan niya ang intensyon ng aso at sinundan niya ito. Sa bawat intersection na madadaanan, ay laging nakaantabay ang aso kung nakasunod pa ba sa kanya ang sasakyan. Tuloy-tuloy naman ang pagsunod sa kanya ng pulis. Hanggang sa maya-maya, ay naamoy na nga ng pulis ang amoy ng nasusunog na sumasama sa hangin. At lalong tumibay ang loob ng pulis na tama ang kanyang naging desisyon na sundan ang aso. Maya-maya pa, ay nakita na nga ng pulis ang nagliliyab na garahe at doon sakto siya iginaid ng aso. Buti na lamang at medyo malayo ng konti ang garahe sa bahay nila Ben at ang balkonahe lang ang nahagip ng sunog. Dahil sa tulong na ginawa ng aso, ay naagapan ang sunog at di tuluyang nasunog ang bahay ng pamilya ni Ben. Nang sabihin ni Ben sa aso na kailangan nila ng tulong, ay nagtatakbo ang aso sa kakahuyan. Ang akala ng lalaki ay natakot ang aso sa apoy at nagtago na ito sa gubat. Ayon kay Ben, hindi ito ang unang pagkakataon na tinulungan sila ng aso. Ika niya, iniligtas din ito ang kanyang buhay noong nangingisda ito nang biglang may sumulpot na oso at itinaboy ito ng asong si Buddy. Kinilala naman ng Police Department ng lungsod ang ginawang kabayanihan ng aso at binigyan nila ito ng isang magandang silver bowl bilang token. Nakatanggap din ang pamilya ng amo ni Buddy ng isang dokumentong naglalaman ng appreciation para sa ginawang pagtulong ng aso. Ang di pangkaraniwang pangyayaring ito ay di malilimutan ng mga taong nakabalita ng kabayanihan ng asong si Buddy. Lalong-lalo na ang kanyang amo na si Ben. Isang malaking desisyon ang ginawa ni Ben taong 2016. Nagkasakit noon ang asong si Buddy. Nagkaroon ito ng liver cancer. Sa puntong hirap na ito, ay nagpasya si Ben na patulugin na lamang ang alagang aso hanggang sa tuluyan na itong nagpahinga at namaalam.